3:30 pa nga lang na madaling araw, nandito na kami sa Manila ni Tito Ogie. Susunduin kasi namin ngayon yung kapatid ni Daddy JP, kaya nagkape na muna kami ni Tito Ogie dito sa Dunkin' Donut. Talagang madaling araw kami lumuwas para dire-diretso yung biyahe. Pag uwi ko nga, may narinig ako na sumisigaw sa labas. At sigurado nga ako na kapag narinig mo din yung sumisigaw na yun, automatic na lalabas kami dalang baso. Dinala ko nga ito, natanggap ni Daddy JP sa exchange gift niya. May galit yata kay Daddy JP yung nagregalo nito. Parang ang gusto niya sabihin, o magkape ka dyan para diretso palpitate. Halagang 30 pesos nga lang pala yung binili ko. Hindi ko naman in-expect na pupunuin ni Kuya. Malaki lang naman yung lalagyan ko pero hindi ko naman sinabi na kailangan punuin niya. Nakakahiya nga, baka hindi na bumalik ulit si Kuya dito. Mukhang namali siya ng iskinitang pinasukan. Ngayon nga, iniisip ko kung paano ko uubusin yung sandamakmak na taho na to. Buti na nga lang, tinulungan ako ni Lucas. Hindi naman talaga to kumakain ng taho, pero ngayon kumain siya. At dito naman sa labas, sinaharot ni Lupita tong si Tito Ogie. Tuntua nga si Tito Ogie, di niya alam nakatapak ng tae ang si Lupita, kaya sumasampa sa kanya para ipahid sa damit niya. Naligo na nga muna ako bago ako lumipat dito kila si Lynn. Ngayon ko nga lang siya hinawakan. Kanina kasi hindi man lang ako nakapagmumog nung nagkita kami. Nakakatuwa nga kasi nagkita na din kami sa personal. Lagi kasing sa picture ko lang siya nakikita. Hindi nga lang halata pero pamangkin niya ni Daddy JP. Huwag nyo na lang tingnan yung kulay. Huwag nyo na lang din tingnan yung itsura kasi hindi naman sila magkamukha ng Daddy JP. Maya-maya nga lang, dumating na si Daddy JP. Sabi ko kasi maghilod siyang mabuti at hahawakan nga namin si Celine. Natatakot nga ang Daddy JP kasi hindi talaga sanay itong bumuhat ng baby. Ako lang yung binubuhat niya, char. Grabe nga, sobrang ganda talaga nitong si Celine. Sabi ko nga kay Daddy JP, umuwi na kami at gumawa na ng baby girl. Tingnan nyo naman yung kulay nila, talagang malayo. 8 a.m. pa nga lang, nakagayak na kami, pero sabi ng Daddy JP, 10 a.m. na daw kami umattend ng service sa Victory. At ito nga ang pasalubong, ang bongga, diba? Sobrang bango nga nito. Nung naamoy nga ng Daddy JP, sabi, tara, gawa na tayong baby. Pagkatapos nga ng Sunday service sa Victory, lumipat kami dito sa St. James kasi a-attend ako ng binyag. Pagpasok nga namin, nagulat kami sa sandamakmak na tao dito sa loob ng simbahan. Ngayon nga lang ako umattend ng binyag na ganyang kadami yung tao. Sa isang habangan ng upuan, isang bata yung bibinyagan. Sinubukan ko pang bilangin kung ilan yung bata na bibinyagan pero hindi ko na nabilang. Sabi ko nga kay mama, dumiretso na kami sa reception kasi hindi ko kayang ipasok si Lucas sa ganung kadaming tao. Kami pa nga lang yun nandito sa reception, wala pa yung bininyagan, wala pa yung kumare at kumpare ko. Gaano kakapal yung mukha namin? Pakirate 1 to 10, 10 yung highest. Nakakauhaw nga yung Shanghai at yung fried kangkong kaya kumuha na ako ng inumin. Maya-maya nga lang dumating na yung kumari ko. At ito na nga yung gwapo kong inaanak. Nakakaawa nga yung mga bata kasi sobrang crowded talaga sa loob ng simbahan. Yung tingin nga sa akin ni Arlo, tingin na magkano kaya ang ibibigay ng ninang ko. Sabi ko nga, inaanak, huwag ka mag-alala, hindi ka mawawalan at hindi ka rin. O kayo na magdugtong, charot. At dahil hindi na ako nakapagpa-picture sa simbahan, sabi ko, video na lang yun sa atin para bongga. Nakakatuwa nga kasi kumain din tong si Lucas kahit sabaw lang yung pinakain ko sa kanya. Dito nga din pala yung reception ng bininyagan si Lucas. At sa binyagan nga, kapag inabot na yung pag-giveaway, iabot mo na din yung pakimkim. Pagkatapos nga namin makikain, dumiretso kami dito sa SM Baliwag at may nakakilala pa sa akin, hello kay ate. Pagkatapos naman sa SM Baliwag, kainan na naman, nagpunta kami dito sa Christmas party ng ACLS Infotech. At nung nabusog na nga kami, inaya naman ako ng mga kaibigan ko na magkape dito sa Daily Dose Coffee sa tapat lang to ng La Consolacion Hospital. Madalas nga ako dito pero si Kenneth at si Kuya Jonathan first time lang nila kaya sabi ko dito sa barista galingan niya dahil may mga kasama akong judgmental. Umorder na nga din ako ng pasta at umorder na din ako ng pizza. Ito nga yung bago nilang pizza, salted egg pizza. Sobrang nabusog na nga ako sa Christmas party pero ang peg ko parang patay gutom pa din. Paano naman, sobrang sarap talaga ng pizza nila, pati yung pasta. Kung naghahanap nga kayo ng coffee shop dito sa Plaridel, marirecommend ko talaga itong Daily Dose Coffee. Pa-like and share naman ang video na to. Pa-follow na din ang Facebook page ko, Mami Kang's Vlog. Pa-follow na din yung friends ko, si Outspo Kenneth at si Ang Queen Vlogs. Maya-maya nga lang din, bumalik na kami dito sa Christmas party para naman magbalot. Sayang naman yung mga natira. Mas masarap pa naman sa handaan kapag nakakatatlong init na yung pagkain. Baka nga umabot pa to sa Noche Buena namin.
Hulaan nyo kung sino yung pinakamadaming nabalot. Yun lang naman for today's video. Thank you!